welcome back mga ka-DIY. For today's video, pag-uusapan natin ang pinaka-matinding battery topic. Alin nga ba ang masulit gamitin? Lead acid battery or lithium ion battery mga ka-DIY. So, para pag-usapan natin yan, syempre dapat meron tayong point of comparison para makukumpare natin alin ba yung mas maganda sa bawat kategory mga ka-DIY. So, unang point of comparison natin is life cycles. So, ano nga ba yung life cycles mga ka-DIY? Mamaya pag-uusapan natin yan. So, kapag sinabing life cycles, dyan yung makikita yung katulad nitong chart na to, nandyan yung depth of discharge at cycle number. Mamaya pag-usapan pa natin yan kung para saan yan. So, pangalawang point of comparison natin is capacity. Ayan yung mga nakikita nyo na nakasulat na may AH, yung 200 AH, 100 AH. So, amp hour yan mga ka-DIY. So, pinag-usapan na rin natin yan before sa off-grid video natin. So, check nyo na lang mga ka-DIY. Yan yung actual capacity niya. So, isama na rin natin sa capacity yung weight ng battery mga ka-DIY. So, pangatlong point of comparison ay syempre yung price. Alin ba ang masulit? Lead acid ba o lithium ion mga ka-DIY? So, okay, punta na tayo sa life cycles mga ka-DIY. Pag pag-uusapan natin yung life of cycles, kailangan i-familiarize natin yung sarili natin sa state of charge tsaka depth of discharge. So, ano ba yung state of charge tsaka depth of discharge? So, in layman's term, yung state of charge is yung percentage kung ilang level or anong percentage ng pagka-charge nung battery. So, halimbawa, ito 100% siya, fully charged. So, yung state of charge niya is 100%, fully charged siya. Halimbawa naman, 100% depth of discharge, ibig sabihin nun, lowbat siya, 100%, lowbat na lowbat talaga mga ka-DIY. So, halimbawa, ito example natin, yung 20% state of charge, tapos 80% depth of discharge. So, 80% lowbat siya, tapos 20% na lang yung charge level niya, ganun. So, yun yung state of charge mga ka-DIY. So, magka-opposite yung state of charge tsaka depth of discharge. Pero yung usually maririnig natin sa mga battery specs is yung depth of discharge mga ka-DIY. So, halimbawa may example tayo na ito, may battery meter, nakalagay 89%. Ano ba yung 89%? So, state of charge yan. So, 89% state of charge, ilan yung depth of discharge niya? Siyempre, 11% mga ka-DIY. Kung halimbawa naman, meron tayong 36% na state of charge, siyempre, yung depth of discharge niyan, DOD, SOC, 64% yung DOD mga ka-DIY. So, tandaan nyo yun na, DOD, yan, DOD. Yan, balik tayo sa cycle mga ka-DIY since na-familiarize na kayo sa SOC tsaka DOD. Diba yung battery natin na lowbat ginamit mo? Siyempre, sa umaga, pag may solar panel ka, tsaka may araw, i-charge natin yan gamit yung may SCC, siyempre, mga ka-DIY. Tapos, pag na-fully charge naman natin siya, gagamitin natin siya gamit yung inverter para pagganahin yung mga appliances natin, mga ka-DIY. So, malulobat naman siya. So, isang nag-charge, tapos ilolobat natin siya, equivalent na yon sa one cycle. So, sa isang araw, di ba, ginagawa natin is i-charge natin yung battery natin, tapos ilolobat din naman natin magdamag. So, pwede natin i-equate, one cycle is equal to one day. So, cycle, yan yung buhay ng battery. So, ayan. Tandaan nyo yun na, one cycle, one day, para for simplicity, mga ka-DIY. Isang charge, tsaka isang palobat discharge is equivalent to one cycle, mga ka-DIY. So, halimbawa, ito may example tayo, yung 200 AH battery nga na lead acid. Ito yung specification niya, mga ka-DIY. Ayan, itong naka-rectangle, tingnan nyo yan. At 50% depth of discharge, so 50% natin siya nilolobat dito. Ilang cycles mo lang siya magagamit? Gaano katagal mo mapapakinabangan yung battery? 700 cycles, mga ka-DIY. Eh, yung cycles natin, equivalent sa days. O di 2 years mga ka-DIY, 2 years mo magagamit kung 50% mo ginagamit or nilolobat yung battery. Kung 100% mga ka-DIY, naku po! Isang taon mo lang magagamit o 350 cycles mga ka-DIY. Eh kung 30%, mas matagal nga, 1,500 days.
30% lang yung ginagamit mo, eh di lugi ka naman sa binayaran mo, 30% lang yung nagagamit mo. So, ayun, mga ka-DIY ha, usually nakikita to sa mga battery specification. So, ayan o, 50-700 cycles mga ka-DIY. So, ito, isang example natin ng battery na lead acid din, pero medyo mahal, mas magandang klase. Tingnan nyo, nasa 1,000 cycles siya. So, 1,000 days, halos 3 taon. Pero, 50% depth of discharge pa rin yun, ha? 50% pa din yung nagagamit mo. 1,000 days mo siya magagamit, mga ka-DIY. So, ang range natin is 700 to 1,000 days at 50% depth of discharge, mga ka-DIY, para sa lead acid. So, ngayon, i-compare natin siya sa lithium. Ayan, ito example to ng magandang klase ng lithium. So, nakita ko lang yan sa internet, mga ka-DIY. Ito yung specification niya. So, ayan, DOD, alam niyo yan. Walang 50, mga ka-DIY. 80, 90, 100, panis. O, diba? Kung may 100, pwede mo siyang gamitin, 100% mo siya ilolobat. Ilang cycles mo siya magagamit kahit sagad mo ginagamit araw-araw? 3,500 cycles, mga ka-DIY. Equivalent yan, 10 years. Tingnan mo, 10 years yung warranty niya. Eh, kung 90% or 80% mo lang siya nilolobat. 10,000 cycles, mga ka-DIY. Diyos ko, kakatandaan mo na yung battery mo. Ilang taon to? 10,000 days. Diba? So, ito kasi, magandang klase talaga to ng lithium. So, check naman natin yung iba pa. Ito, example natin, Battleborn. Sa US din to, na-check lang natin. Ito yung specification niya. Oh, 80% depth of discharge, mga ka-DIY. So, nilolobat mo siya 80%. Aabot pa siya ng 5,000 cycles. 5,000, mga ka-DIY. Equivalent yan, 13 to 15 years. Wala kang palit-palit ng battery. Walang maintenance. Nandun lang siya, ginagamit mo, diba? Kung i-compare mo sa lead acid. O, ayan, summary tayo, mga ka-DIY. Lead acid, 100 AH, 700 to 1,000 cycles, 2 years to 3 years, depende sa presyo ng lead acid mo, at 50% DOD yun, ha? Compared natin sa lithium, ayan, example ng lithium, yung Calbee. Magandang klase ito, tatalian mo lang, pwede mo nang gamitin, mga ka-DIY. So, kung meron kang 100 AH na lithium, 3,000 cycles, conservative na to, ha? Pero pwedeng mas mataas pa yung makuha mo based sa specification niya. Ay kung hindi mo naman dinidischarge ng 100%, di ba mga ka-DIY? Aabot ng 10 years at 80% DOD. Yun, di ba malupit mga ka-DIY? Malinaw na kung sinong nanalo dito. Siyempre, lithium tayo mga ka-DIY. Second, capacity mga ka-DIY. Actual capacity. Iba yung capacity lang, ha. Halimbawa, meron tayong off-grid na 1 kilowatt setup. Yung etong sample na to, nandun sa video natin ng off-grid. Check nyo na lang tong link, mga ka-DIY. So, 1 kilowatt. Ang kailangan natin para sa 1 kilowatt off-grid setup natin is 100 AH capacity na battery. Yun yung dapat capacity niya para sulit ma-store natin yung energy na galing sa solar panel na 300 watts. So, halimbawa, ano ba yung example ng 100 AH natin na mabibili sa Shopee o kaya Lazada? Ayan, Solar Homes. 100 AH yan, mga ka-DIY. Example naman natin ng 100 AH na lithium na pwede natin gamitin din sa off-grid setup example natin. Ito, prismatic to na great power battery. And online din to nabibili, mga ka-DIY. So, ang kailangan natin para sa 100 AH 12 volts, 4 pieces. Kasi 3.2 isa eh. So, kailangan natin 4 para sa 100 AH 12 volts mga ka-DIY. So, ayun nga, bumili tayo ng 100 AH na lead acid. Excuse me. Pero naalala nyo ba, 50% lang neto ang pwede natin gamitin mga ka-DIY. Kasi 50% DOD lang para umabot ng 2 to 3 years yung lead acid natin. Kaya ang kailangan natin na actual capacity mga ka-DIY is 100 AH. Kasi kung hindi, hindi sulit yung harvest natin. Ang gagawin natin, bili tayo ng isa pa. Para meron tayong 50 plus 50
equals 100. So dalawa yung kakailangan natin na lead acid para lang meron tayong 100 Ah na capacity, mga ka-DIY. Ayan na, ito pala yung example natin sa cycles. So ayan, ito yung example pa namumurahin na 100 Ah lead acid battery. Tingnan mo nga, oh, 50%, 500 cycles lang, mga ka-DIY, wala pang 2 taon. Ito yung mamahalin nga, ayan, yung B-Max, 1,000 days at 50% DOD. So ayun, sample lang yun sa lead acid pa. So kung i-compare naman natin sa lithium, ayan, oh, yung 100 Ah natin na lithium, ayan, 3,500 cycles at 100% discharge. Up to 100% DOD, mga ka-DIY. So, hindi natin kailangan ng bumili pa na isang battery kasi magagamit mo 100% yung battery mo. Kasi pwede siyang 100% DOD. Unlike yung lead acid natin, 50% lang. So, kailangan pang bumili ng isa, mga ka-DIY. Ito, hindi na. Isa lang talaga. 100% magagamit mo yung 100% capacity niya. So, isa pang comparison natin, mga ka-DIY. Yung lead acid natin ng 100 Ah, ito yung bigat niya. So, 32 kilograms. Eh, kung dalawa, 64 kilograms yun, mga ka-DIY. O, compare naman natin sa 100 Ah lithium. Ang isa nito is 2 kilograms. So, kung apat yung kailangan natin, 8 kilograms lang yun, mga ka-DIY. So, sa bahay na setup, hindi naman importante yung bigat kasi steady lang siya nasa bahay. Pero kung mobile yung setup mo, halimbawa may sasakyan ka at gusto mo ng off-grid setup sa sasakyan, syempre may bearing yung bigat kasi mas mabigat, mas hirap yung makina sa pagtakbo. So, yung fuel efficiency niya tatamaan ng mas mabigat. Syempre, dapat kung gusto mong mas fuel efficient yung sasakyan mo, mas magaan, mas okay. So, kapag mobile setup, dapat lithium talaga yung gagamitin mo, mga ka-DIY. So, recap sa capacity natin, mga ka-DIY. Kung meron kang 100 Ah na lithium, na lead acid, hindi mo magagamit 100% yung 100 Ah dahil nga sa 50% DOD, kailangan mo ng dalawa at ang equivalent weight nun is 64 kg, mga ka-DIY. Versus kung may lithium iron phosphate ka or lithium ion na battery, pwede rin yung 18650, mga ka-DIY, ha. Ito lang ginagamit kong example, mostly lithium iron phosphate kasi ito yung buo na malalaki. So ang kailangan mo doon, isa lang. Kasi 100% pwede mong gamitin yung 100 Ah, hindi mo kailangan bumili ng isa pa para lang maging 100%. Total weight niya is 8 kg na typo error lang ako dito. 8 kg. So ayun. So sa capacity, malinaw na kung sino naman ang nanalo, mga ka-DIY. Kitang-kita, winner na naman si lithium. Pero sa third category natin, point of comparison, price. Kasi marami nagsasabi, mas mura daw ang lead acid. Kaya yung mga starter na nagsiset-up ng off-grid, lead acid talaga ang ginagamit kasi kaya daw ng pera. Alin ba yung pinakasulit? Hindi mawawasak yung alkansya natin at hindi mabubutas ang bulsa natin, mga ka-DIY. So, tingnan natin. Ito yung presyo ng lead acid. So, makikita mo to sa Shopee. Ayan, oh, 9.9 niya eh, kasi matagal ko na to na screenshot. Ngayon ko lang nagawa ng video. Sa Shopee, sa Lazada, ang seller nito si One Point Solar System. So, mabait na seller yan. Tsaka, napupuntahan ko sila. So, sila na lang yung gamitin kong point of reference natin. 6.8 yung 1,000, yung 100 Ah na solar home battery nila, mga ka-DIY. 6.8, isa na to sa pinakamura na nakita ko. Versus, ito sa kanila rin, 100 Ah na great power lithium, 8,000. O, kitang-kita mo kung sinong mas mura. Ayan, 6,800. Pero, mas mura ba talaga? Tingnan natin, mga ka-DIY. Tingnan natin. Ito, 2,000 conservative lang itong, mga ka-DIY. Pero syempre, mas mataas pa yung makukuha mo dyan. So, tingnan natin, mag-compute tayo, mga ka-DIY. Kung meron kang 100 Ah lead acid battery, ang magagamit mo lang doon, 50%, di ba? Kaya kailangan natin ng dalawa. So, 6.8 times 2,
13,600 mga ka-DIY. Yung 13,600 mo na yun, magagamit mo 2 to 3 years lang mga ka-DIY. Eh kung kailangan mo ng 10 years, for the sake of comparison natin kasi sa lead acid, ay di times 4 kung halimbawang 2.5 years tinatagal nung dalawang set mo ng battery. Pag minultiply mo yung 13,600 times 4 para 10 years, 54,000 yun mga ka-DIY, 54,400. Compare natin sa lead acid, ay sa lithium mga ka-DIY. Yung isang 100 Ah natin, ang idadagdag lang natin dyan BMS. Kasi kailangan nyo yung BMS for safety. Si lead acid walang BMS yan. So 8,000 plus 2,500 mga ka-DIY. Ang total nun is 10,500. Magagamit mo na siya for 8 to 10 years. Diba? 54,400. 10,500. Alin ang totoong masulit mga ka-DIY? Siyempre si lithium. Kaya dito ka na. Konti na lang yung diferensya nila sa presyo ngayon mga ka-DIY. Fit na talaga si lithium mga ka-DIY. So ayan, kayo na mag-decide. Ilagay ko yung mga link ng mga battery sa video description mga ka-DIY. Check nyo na rin yung mga specs nila sa internet. Kung nagda-doubt ka pa sa mga pinagsasabi ko, yung mga bashers ko, kayo na pong bahala mag-decide. Comment lang kayo kung meron akong mga maling sinabi. Pero yan naman, based lang din sa mga research natin sa internet. Kasi sa actual, hindi pa naman umabot ang 10 years yung battery ko dito sa bahay. Wala pang isang taon yung lithium ko mga ka-DIY. Pero ito, based naman lahat ito sa data sheets ng mga battery. Tsaka nagtanong-tanong din tayo sa mga ka-solar natin mga ka-DIY, kano tinatagal ba yung lead acid nila? Pinakamatagal na ata yung 4 years eh. Pero kung may na-experience kayo na mas matagal pa mga ka-DIY, comment lang kayo below para i-bash nyo ako kung mali yung mga pinagsasabi ko dito. So ayun mga ka-DIY, ito nga pala yung example ng BMS. Ito yung 2.5 na sinama ko sa computation. So magandang klase na yan, DALI BMS na yan. Kasi ito yung mga mas mura. So depende na sa inyo kung alin yung gusto nyong gamitin. Pero syempre kung pang matagalan yung target natin, dito na kayo sa high quality mga ka-DIY. Pero kung yung mga maliliit lang na setup, pwede na ito mga ka-DIY. Kasi ito yung ginagamit ko sa battery pack ko mga ka-DIY. So ayan, ito pa naman yung example ng mga battery na kung halimbawa kailangan mo is 200 Ah, ayan o. Ayan o. Ayan. Tapos ayan yung specification niya, andito nakalagay 3,000 cycles, 80% DOD. So diba, 3,000 cycles mga ka-DIY, 10 years na yan. So ayan. So yun lang, thank you for watching mga ka-DIY. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel.